Magandang buhay! It is a few days bago mag-start ang bagong taon, 2018 na po. Pero, dahil magtatapos na ang taon at magsisimula na ulit ang bagong taon, 2018 is just around the corner, one of the major concerns ng mga Filipino OFWs dito sa Dubai ay ang pagpasok ng VAT. Dahil ang value-added tax ay i-implement na nila dito sa Dubai, sa UAE, and the rest of the GCC region starting January 1. So, ang episode ko nito ay magtatalakay sa limang importanteng bagay na dapat nating malaman tungkol sa VAT. Okay, para sa ating number 5, pero bago yun, siguro nagtataka kayo, why am I in this background setting? Of course, ako ay nasa VAT room. So, napaka-appropriate. So, pag pinag-uusapan natin ng VAT, andito ako sa VAT room. Anyways, at number 5, ang value-added tax ay ipapatupad na simula January 1, 2018. Initially, ang value-added tax na ipapataw sa mga services and products dito sa Middle East region, sa GCC region, ay 5%. That is something you should always remember. Madadagdagan ng 5% ang lahat ng inyong bilihin at mga babayaring serbisyo. Number 4! Ang pagpapatupad ng VAT ay hindi lang mangyayari sa UAE, kundi kasama ang 5 pang bansa na miyembro ng GCC region, ng Gulf Cooperative Council. Kasama dito ang Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, at especially UAE. At number 3, maliban sa VAT, the UAE will still remain tax-free. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang mga OFWs who are still working in the UAE, in Dubai, will not have income tax. VAT lang po ang ipapatupad. So, ang buwis na to ay ilalapat lang sa mga products and services na ating tinatangkili. Pero ang sweldo natin will still remain the same. Although sana tumaas-taas to adjust with everything else. Malaking bagay na ito na dapat nating malaman at tandaan dahil there are at least 600,000 people, Filipino workers dito sa UAE. And of that 600,000, I think around 400,000 are here in Dubai. So remember, tax-free pa rin ang UAE, which means no income tax on your salaries. Okay, nandito na tayo sa number 2. Ano ang mga bagay-bagay na lalapatan ng buwis na VAT? Okay, ito po ang dapat yung tandaan. Teka muna, gigitna lang ako. Ang mga malalapatan ng VAT ay electronics, smartphones, alahas, relo, pagkain-kain natin sa labas, dining out, at mga entertainment-based services katulad ng sine, o pagnood ng concert, pagpunta sa amusement park, lahat po yan may VAT. At sa number 1, may mga bagay naman na hindi malalapatan ng buwis ng VAT. Ano naman ito? There are 100 items that are exempt from VAT. So you just have to check on certain government websites, consumer websites, para malaman kung alin ang 100 items na hindi kasama sa VAT. Also, services in health, education, pagbili ng bisikleta, at social services. Yan po ang mga bagay-bagay na hindi malalapatan ng bagong buwis na ito. At isang special reminder, just so that you would know, ang VAT, value-added tax, ay isang consumption tax, which means binabayaran po natin ang ating pag-consume ng services and products.
So pag tumaas ang mga produkto at mga serbisyo starting January 1, it means that nandoon na po ang VAT. So you no need to worry or calculate na how much yung 5% ng bigas o how much yung 5% ng presyo ng corned beef na binili mo. Yung pong pagtaas ng presyo from, let's say, corned beef is 10 dirhams, tapos tataas siya by 5%, nandoon na po ang VAT. So marami pong salamat sa inyong panonood. I hope naging educational po ito at natutunan niyo po kung anong mangyayari at ano ang dapat gawin sa pagpasok ng bagong taon at pagiging aware sa pagpataw ng bagong buwis na VAT. Maraming pong salamat. This has been Anton De Leon and thank you for watching another episode of Exactly the Anton De Leon Vlog.